Tunay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Kung minsan, ang tagumpay na minimithi natin sa buhay ay talagang napakahirap abutin, na parang dumadaan tayo sa butas ng karayom. May mga pagkakataon na kung kailan malapit ng maabot ang ating mga pangarap ay doon pa tayo madadapa. Kaya madalas nagtatanong tayo sa ating Panginoon na bakit kailangan mangyari ang mga pagsubok na ito. Na sa dinami-dami ng tao, bakit tayo pa ang kailangan magdusa? Pero naisip na ba natin na kaya nangyayari ito ay may mas maganda pang plano ang Diyos para sa atin? At sinusubukan niya lamang tayo kung hanggang saan ang ating pananalig. Katulad dyan ang naging karanasan ng buhay ng isang manganganta na nagpasikat ng mga awitin gaya ng Doon Lang. Tapos ko ang aking pag-aaral. Never ever say goodbye. Never say goodbye. At kumusta ka? Kumusta ka? Ay walang pinag-iba. Na kahit anong bigat pa ng kanyang naging suliranin ay napagtagumpayan at natupad niya ang kanyang mga pangarap dahil hindi siya sumuko at nagtiwala lamang siya sa Panginoon. Halika mga idol, kilalanin natin si Nonoy Suniga. Kung bago ka pa lang sa aking channel ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na rin ang notification bell upang updated ka sa mga video na gaya nito. Tara! Si Seno Suniga o mas kilala bilang Nonoy Suniga ay isinilang noong May 4, 1954. Pang-anim siya sa siyam na magkakapatid na puno ng pagmamahal mula sa kanyang mga magulang. Ang kanyang ama ay isang doktor at buong buo ang suporta nito sa kanila. Bata pa lamang si Nonoy ay nakitaan na ito ng talento sa pag-awit dahil ayon sa ama nito, nung si Nonoy daw ay isinilang, may tono na ang pag-iyak nito na parang umaawit. Marahil daw ay namana ni Nonoy ang talento niya sa pagkanta. At hindi daw maglalaon ay magiging mahusay daw ito bilang singer. Mahilig sa musika ang kanilang pamilya. Madalas nga daw na nagpapatugtog ng plaka ang kanilang mga magulang at sabay-sabay silang nakikinig habang sila ay nagpapahinga. Kaya naman ito na rin ang naging daan upang sila ay mamulat sa musika. Pero ayon kay Nonoy Suniga, noong mga panahon na yon ay wala sa pangarap niya na maging isang singer. Dahil ang gusto lang talaga niya ay makinig ng music. Sa katunayan nga daw, ang kanyang kuya na si Sayon ang nauna na pumasok sa buhay musika at naging miyembro ito ng Sangkatutak Band kasama si Ivy Mercado at Richard Marx. At ang kanyang ate naman na si Senit ay isang folk singer at sumasama siya dito upang manood. Pero nang lumaon ay unti-unting nagka-interes si Nonoy sa pag-awit dahil nakikita niya ang kanyang ate na kumikita sa pamamagitan ng musika. Di nagtagal, nung siya ay nasa high school pa lamang, ay nagpaturo siya sa kanyang ate kung paano tumipa sa gitara. At madalas niya nang tinutugtog ang mga awitin na nagmula sa sikat na mga awit gaya nila James Taylor at Don McLean. Napanood din siya ng kanyang kaibigan habang siya ay kumakanta ng folk song music. Nang lumaon ay sinama siya ng kanyang kaibigan sa kanyang gig upang siya ay pakantahin. Ngunit nung mga oras na yon ay talagang kabadong-kabado si Nonoy. Pero nung siya ay magsimulang kumanta ay nagpalakpakan ng mga nanonood dahil nagustuhan ang kanyang pag-awit. Kaya dito na nagsimula ang pagkahilig niya sa professional singing bilang isang folk singer sa edad na 14 anyos lamang. Pero hindi nagtagal ay pinaghinto si Nonoy ng pag-aaral sa high school. Dahil di umano ay napabarkada at madalas siyang lumiliban sa kanyang klase. Kaya sa galit ng kanyang ama ay pinauwi ito sa Samar upang doon ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. At nang makatapos siya ng high school ay nagbalik ito sa Manila upang mag-aral ng kolehiyo at kumuha ito ng kurso sa medisina. Dito na rin niya ipinagpatuloy ang pagkanta at noong 1975 ay nagbuo sila ng banda na may 13 miyembro at tinawag nila itong The Family Birth Control Band at nakapag-record sila ng mga awitin. Naging matunog sila sa industriya ng musika at nakapagtanghal sa iba't ibang bansa tulad ng Australia, Japan, South Korea, China at New Zealand. Madalas din silang tumutugtog sa certificados at mga hotel.
kaya lalo pang nahasa ang talento ni Nonoy Zuniga sa pag-awit. Ngunit isa sa kanilang mga gig ang muntik nang tumapo sa kanilang buhay. Dahil noong mga panahon na yon ay magulo ang ating bansa dahil may mga tao na kumakalaban sa gobyerno at nagpapakalat ng bagay na nakakapinsala. At noong 1980 ay isa ang Philippine Plaza Hotel na kanilang tinutugtugan noong oras na iyon ang ginamitan ng pampasabog at nakasama sila sa napinsala. Dahil ilang minuto bago mangyari ang insidente ay may naglagay ng mapaminsalang kagamitan sa CR ng nasabing hotel at saktong nagbibihis sila dito. Kaya bago mag alas 8 ng gabi ay sumabog ito sa tapat ng kinatatayuan ni Nonoy pero wala namang nasawi sa kanilang grupo. Ngunit ang kanang paa ni Nonoy Zuniga ay labis na napinsala. Pero ganun pa man ay laking pasasalamat pa din ni Nonoy dahil binigyan siya ng Diyos ng pangalawang buhay. Ngunit pagkatapos nito ay nawala na siya ng interes sa pag-awit at hindi na siya sumama sa kanyang grupo. At isa pa noong mga panahon na yon ay malapit na rin siyang graduate at itinuon na lang ang sarili sa pag-aaral hanggang sa nakatapos ito ng medisina sa University of Santo Tomas. At noong 1981 ay naimbitahan si Nonoy Zuniga na mag-guest sa Port Metro Pop na ang mga kalahok ay umay mga kapansanan. Ngunit pinanghinaan ito ng loob na pumunta dahil ang iniisip niya ay baka kaawaan lamang siya ng mga tao dahil wala na ang kanyang kanang binti at ayaw na ayaw niya na kinakaawaan siya. Pero sa payo ng kanyang pamilya at mga kaibigan, kasama ang malalim na panalangin ay muli itong nagkaroon ng kumpiyansa sa sarili at dinaluhan ang nasabing event at dito na niya inawit ang kantang Ako'y Ikaw Rin. Ipahayag ninyo sa buong mundo. At pagkatapos niyang kumanta ay marami ang naantigang damdamin. Isa sa humanga sa kanya ay si Willie Cruz. Agad siya nitong pinuntahan sa backstage at nag-offer sa kanya ng isang recording contract. Ngunit tinanggihan niya ito dahil ayaw na daw niyang bumalik sa pag-awit. Pero pagkatapos ng isang linggo ay tinanggap din ni Nonoy Zuniga ang offer sa kanya bilang isang solo artist. At dito na nagsimula ang kanyang maningning na karera at nakapaglabas siya ng mga album gaya ng Ako Ay Ikaw Rin noong 1981 at nasundan pa yan ng Much More, Live for Love, Fragments of Forever, Feeling It All, Christmas with Nonoy, Nonoy Zuniga, I Will Be There for You, Timeless Classic, Tinig ng Langit, Pure and Golden Love Song, The Duet Album at The Love Album noong 2005. Kabilang ang mga kanta na pinasikat ni Nonoy Zuniga gaya ng Never Ever Say Goodbye, Doon Lang, Kumusta Ka, Araw Gabi, Love Without Time at marami pa. Bukod sa kanyang karera sa musika ay nag-host din siya sa programa sa TV na tinatawag na Kapwa Ko Mahal Ko at isang programang nagbibigay ng kaalaman na tinatawag na MedTalk kasama si Dr. C sa IBC 13. Pinamunuan din niya ang EcoWise at Now. Ito ay programang nangangalaga sa kalikasan sa pamamagitan ng wastong pagtatapon ng basura. Nag-host din si Nonoy Zuniga sa ABS-CBN sa noontime variety game show na Pilipinas Win na Win. Nakakuha din ng mga parangal ang kanyang mga awitin gaya ng Album of the Year, Gold at Platinum Awards, Recording Artist of the Year, Best Pop Male Vocal Performance, Most Promising Entertainer, Ranked Top 6 Major Awards at napakarami pa. Isa din siya sa bumubuo sa hitmakers kasama si Rico J. Puno, Aji Alejandro, Ray Valera at Marco Sison. Sa ngayong pangkasalukuyan ay patuloy pa rin ang pamamayagpag ni Nonoy Zuniga sa industriya ng musikang Pilipino at tumutulong siya sa mahihirap nating kababayan sa pamamagitan ng panggagamot na walang hinihinging kapalit. Dahil ayon sa kanya ay ang pangalawang buhay niya ay ilalaan niya para sa pagtulong sa kapwa at paglilingkod sa Panginoon. Dahil ibinabalik niya lamang ito bilang pasasalamat sa nakuha niyang tagumpay na umaapaw, siksik at liglig. Ang pinagdaanan ni Nonoy Zuniga ay talagang hindi madali dahil mahirap mawalan ng isa sa parte ng ating katawan. Pero kung may Diyos ka sa iyong buhay at nagtitiwala ka sa kanya ay magagawa mo malagpasan ang bigat ng iyong problema.